At dahil nakabili tayo ng pineapple, ay magluto tayo ng pineapple cake. Very simple ang cake na ating gagawin, no need oven. Ang kailangan natin dito ay kawali lang. At salamat sa tulong ng aking asawa dahil paborito niya ito, siya yung nag-prepare ng pineapple. At ginagamitan niya ng pineapple cutter. Very easy ang paggamit sa pineapple cutter at madali lang. Okay, mag-prepare tayo ng ating batter mixture. Mayroon tayong all-purpose flour. At gamitan natin siya ng salaan para mawala yung mga lumpy, yung mga bukol-bukol sa ating flour para mapaganda ang texture ng ating cake. At lagyan natin ng 4 tablespoons na white sugar at imix natin ang lahat na dry ingredients. Lagyan din natin ng baking powder, 1 1/2 teaspoon. At lalagyan din natin ng 50 ml na cooking oil. Dinagyan din natin ng isang itlog at 100 ml na fresh milk. At pwede ninyong i-adjust kung gusto niyo na mas soft ang texture. Okay, ready na nating lutuin ang ating pineapple. Una ay magpamelt tayo ng butter at lagyan natin ng 2 tablespoon na sugar. At i-mix lang natin guys, ihalo-halo natin hanggang ma-dissolve ang sugar. And then lulutuin natin ang ating pineapple in a few minutes. Okay, ready na ang ating butter mixture. Ipupour lang natin siya sa ating niluluto na pineapple. Sana notice nyo mas soft siya dito dahil ina-adjust natin ang mag. Nilalagyan natin ng extra 50 ml. So mga 150 ml lahat na fresh milk ang ating ginagamit sa ating butter mixture. Make it sure na mahina ang ating apoy para hindi masunog ang ating cake. So low lang ang apoy na ating gagamitin sa pagluto ng ating pineapple cake. And make it sure na takpan din natin ang ating kawali. Okay, maghintay na lang tayo na maluto ang ating pineapple cake. At i-check natin mamaya kung naluluto na ba siya. Sa pag-check natin ay gamitan natin ng toothpick. I-poke lang natin ang toothpick. Kung dry ang toothpick, it means na luto na ang ating cake. Okay, once naluto na siya, ay kailangan natin lutuin the other side. Kukuha lang tayo ng plato. Okay, lagay ang plato sa ibabaw ng ating kawali. At i-flip lang natin siya over. At lulutuin natin ang other side ng ating cake. Pwede ninyong lagyan ulit ng butter pero hindi ko na siya nilalagyan, pinahinaan, mas lalo ko lang pinahinaan ang apoy. Okay, ipabrown natin ang other side sa ating cake. Dahil luto na siya, magpabrown lang tayo. Takpan lang natin siya at siguradong mahina ang apoy. At ito na siya, luto na ang ating pineapple cake. Ready to serve. I-prepare nyo na ang coffee.